Hello everybody, si Yeng Constantino po ito. Nasa Palawan po kami niyan ngayon para sa aming anniversary. Pasensya na po sa itsura ko, no? Nag-ayos na nga po ako niyan dahil kanina iyak po ako ng iyak. Dahil dito sa blog post na gagawin ko. Ayoko po talaga magsalita tungkol sa blog post na ito dahil una sa lahat, wala naman pong nagtatanong. At kung may nafe-feel man ako about the issue, parang I just wanna keep it to myself. And yun lang, sariling ko na lang. Pero it's been 2 days since nakita ko po yung komento ni Sir Manny Pacquiao tungkol dun sa pagkukumpara niya sa mga homosexual sa hayop. At si Tito Boy, nakita ko po yung comment niya, nakita ko rin yung comment ni Vice at ng marami pang mga video online. Kita ko po na lumalagablab na yung issue. Ayoko na pong buhusan pa ng gasolina, kumbaga. Pero kaninang umaga ho, pagkatapos namin mag-almusal niyan, may nag-tweet po sa akin na sana daw gayahin namin yung ginawa ni Sir Manny at mag-take ng stand against homosexuality bilang Kristiyano. Sa totoo lang ho, hindi po ako natuwa. Ayoko na pong banggitin kung sinong account yon, pero kung pinapanood mo ito, hindi talaga ako natuwa. Nagalit ako. Pakatotoo lang ho ako ha. Nagalit ho ako. Kinukompose ko na po yung tweet ng reply ko dahil gusto ko talagang ratratin talaga ng malupit na reply yung person na yun. Buti na lang. Pinigil ako na yan at nagdasal kami. Sabi niya sa akin, love, mag-pray muna tayo before mo i-post yan. When we prayed, naiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, sakit. Para po sa mga hindi nakakaalam, Kristiyano ako pero may kapatid akong bading. Dali lang. Siguro sa ibang tao, madali pong magkomento ng ganoon lamang kasi wala kayong kapamilya na ganoon. Pero sa amin po, hindi. Dahil alam po namin yung pakiramdam na masaktan sila, umiyak sila. Nasaksihan po namin mula bata hanggang ngayon. And for someone na gusto akong i-encourage to talk like that about my brother, hindi ko kayang gawin yun. Okay. Gusto ko po talagang magsalita about this na hindi emotional at maliwanag po ang pag-iisip, no? Okay. Buti na lang nakapag-pray kami niyan at ayun. Na kalma yung heart ko. Umiyak na lang ako kay God. Lahat ng nafe-feel ko na masama, binuhos ko na lang. So, natawagan ko siya. Ang unang ano ko, bata ko mag-video vlog, hindi ko naman kinakausap pa yung kapatid ko about it. Hindi ko siya tinawagan ng nakaraan dahil alam ko na pareho kaming emotional. Baka mag-self-pity party lang kaming dalawa. So, I talked to him. And sabi ko, nakita mo na ba yung issue? Sabi niya, oo, napanood niya na raw yung sinabi ni Sir Manny Pacquiao at nasaktan siya. Sabi ko na nga ba, masasaktan siya eh. Ano po yung ginawa ko? Humingi ako ng tawad. Nakakatawa yung kapatid ko, sabi niya, bakit si Manny Pacquiao o ba? Bakit humingi ka ng tawad? Sabi ko, hindi, kasi ayokong maniwala ka na ganun yung pagtingin sa'yo ng mundo ng lipunan. Dahil hindi yung totoo, mismo akong kapatid mo, hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Minsan okay din talaga makipag-usap sa kapatid ng ganun, sa pamilya mo, kahit ang corny, sa totoo lang, pero kung kailangan talagang sabihin, sabihin natin. Kasi kung mismo sa bahay natin, hindi na feel na mahal sila, paano sila lalabas at ma-feel nila na mahal sila? Sabi ko sa kanya, na lahat ng support na ginagawa ko sa'yo, it's because I believe in you and I'm proud of you. Naisip ko nga rin na, kung ako nga may pagmamahal na ganun sa kapatid ko, paano pa si God? Diba? Paano pa yung Diyos? Eh, siya yung love. God is love. Ako yung pagmamahal ko siguro sa kapatid ko, kakarampot lang yung kumpara dun sa love ni God for him. So, in behalf po ng sa ng LGBT community, hindi ako si Manny Pacquiao. Pero, believe me or not, hindi po lahat ng Kristiyano ganun ang tingin sa inyo. Marami lang po dyan tahimik dahil takot na baka sila naman yung tirahin ng kapwa nila Kristiyano.
maniwala po kayo na marami-rami rin ho kami. Mahal po namin kayo. Katulad nung sinabi ko kanina sa kapatid ko, pambihira naman. Kung hindi ako ma-proud, ako po'y napapaligiran ng bading sa ASAP pa lang, stylist ko, hairstylist ko, aking makeup artist. Bading po yan lahat. Grabe, sobrang katalented. Hanga ako, lampas langit ang aking paghanga sa kanila na kung sila binigyan ng Panginoon ng ganun talento, hindi namili ang Diyos. Ibig sabihin, yung pagmamahal ni God sa atin, equal lang. So yun po, huwag nyo hayaan na ma-define kayo ng mga sinasabi na condemnation ng mga tao about you. I believe that God is, may lamok, sorry, God believes in you and God loves you. At yun po, sorry po in behalf of those Christians na who are growing still in compassion and na maging katulad pa kami ni Jesus Christ. Ako po, ang dami ko pa rin room para dyan. Nag-aaway pa nga po kami na kapatid kong bading minsan. Pero, at the end of the day, magkapatid pa rin kami. And sa mga Christian naman po na gusto akong mag-take ng stand against homosexuality, hindi ko po pupuntahan yung route na yun. I believe na ang ginawa, binigay po sa akin ng Panginoon na ministry is ministry of reconciliation. And sabi nga sa Bible, sabi Jesus, they will know that you are my disciples because of your love. At kung wala tayong pag-ibig at ang kaya natin gawin ay tumuro ng kasalanan ng mga tao, paano natin nare-represent yung puso ni Jesus Christ? Are we loving? Are we really loving people? That's the question. I'm not saying this dahil perfect po ako, ha? Gusto ko rin po sa heart ko, yung motive ko sa lahat ng ginagawa ko ay love. Hindi mangutya, hindi manakit. Hindi po ako perfect. Minsan, sa thoughts ko din, may mga ganun. Hindi po sa LGBT, minsan kahit nga sa kapwa ko lang. Kailangan ko pong isubmit yung thoughts ko kay God. Na parang, Lord, mali yun, mali yung inisip ko. I believe that we are growing. And mapupunta tayo sa next level ng compassion, understanding, and love. What the enemy meant for evil, gawan tayo ng division, God can use it for the good. And yun po yung stand ko doon. Kung si Jesus nga po yung ni-extend na hand sa atin is compassion and love, ganun lang din po yung kaya kong ibigay. Dahil ganun lang din po yung binigay sa akin ni God. I remember nung mga times na sobrang nagkakasala ako, pupunta ako kay God. Love lang naman yung binabata sa akin ng Panginoon. Never parusahan kita, mag-suffer ka. Bahala ka sa buhay. Hindi eh. Pagmamahal eh. And that love changes me. Yung role po ng Holy Spirit, hindi ko pupuntahan yun kasi hindi naman ako Holy Spirit. Ako po ay tao. So, yun po ang stand ko doon. And sana po maunawaan ninyo. And I hope this helps. And sana rin po sa mga nasaktan, mapagaan po ang kalooban nyo nito. Yan lang. Wala na akong masabi, wala na akong maisip. Yun lang naman po. God bless.